Ang tip na maibibigay ko sa inyo, number one, if magsa-start kayo ng organizational journey ninyo when it comes to ref, ang unang-unang nyo talagang kailangan gawin, mga madam and sir, ay kailangan nyo tanggalin yung mga iba't-ibang klase ng mga items dyan, iba't-ibang mga klase ng tupperware. Kailangan i-uniform nyo. At least isang kulay lang para hindi siya masyadong masakit sa mata. Kung mapapansin nyo, yung mga lalagyan ko ng tubig dito is white lang. Yung mga ganito ko, white lang rin. Yung mga ganito ko, clear. And even yung mga tupperware ko dito, clear. This is again Mrs. Bailey, and today is November 10 of 2020, and it's a Tuesday! So, ayan guys, kanina kasi sa aking Lazada live stream, sinama ko sila, tinur ko sila sa aming ref. So, syempre, i-vlog rin natin to. Ano na nga bang update sa ref namin after nitong quarantine season, di ba? So, huwag na nating pahabain. Let's get started with our ref tour. Bukod sa ref tour, guys, bibigyan ko kayo ng konting tips and hacks kung paano ninyo isa-start ang inyong organization journey when it comes to your ref. Konting ano lang, history, ito ay 2-year-old ref na namin. Bali, yung dati namin kasing ref is lumang-luma na yon. Siguro 15 years old na yung ref na yon. And ginawa na siya ng ilang beses. And then, na-notice namin ni Mr. Bailey na parang patagal ng patagal, pamahal ng pamahal yung kuryente namin. Parang pumapalo na kami nun sa 9,000 pesos per month. Imagine that. Nakaka-stroke na talaga yung ganung halaga. Maka-heart attack ka na pag 9,000. Imagine mo, halos kung 20,000 yung sahod mo, di ba? Kalahati napunta na agad sa Meralco. So sabi ko kay Mr. Bailey, I think may mali na sa ref natin. Why not ibenta natin and then bumili na lang tayo. Thankful kami kasi meron din kumuha na kapitbahay namin ng ref. And itong ref naman na to is nabili namin ng halos 50%. Parang nabili lang namin to ng 12,000. Sobrang-sobrang laki nung ano namin na discount. Guys, kung bibili kayo ng ref or kung nagpa-plan kayo, kailangan yung hantayin yung mga bonggang-bonggang floor sale. Especially yung ganito, yung Pasko season or papunta sa panibagong year-end. Maraming nagsisale niyan. Bakit? Kasi naglalabas sila ng mga bagong models. So kung di kayo masyadong choosy bells when it comes to, you know, latest model ba yung ref nyo o hindi, go, go, go. Ako talaga, ang importante sa akin nun, inverter. Sabi ko, magpalit tayo ng ref, mag-inverter tayo. And totoo nga talaga yung balita, guys. From 9,000, bumaba yung ano namin. First month na usage namin ito is bumaba agad yung kuryente namin up to 5,000 pesos. And nung napatunayan talaga namin na totoo nga yung inverter, kasi dati parang hindi pa kami masyadong naniniwala. Even yung aircon namin, pinalitan din namin pina-inverter namin, and bumaba na ngayon up to 3,000. Pwede kaming magkaroon ng ganung bill. Imagine mo yung usage namin, may mga nag-work from home, walang pa tayo ng aircon, pero kaya namin magka-bill ng mga 3,000 to 3,500. So guys, kung tatanungin niyo ako if worth it bang mag-invest sa inverter na ref, yes. Kasi kung makakasave ka ng around 2,000 to 4,000 a month, pag inipon-ipon mo yon, pambili mo na rin ng ref yon. And don't forget to look out for the floor sale para mas makamura kayo. So,
have inverter, nasabi ko na sa inyo before sa mga nakapanood na ng ating dating vlog. Ito, cute to kasi medyo unique siya compare sa ibang ref. Sa buong buhay ko, ang aming freezer ay laging nasa taas. For the first time in forever, nandito siya sa baba. So yung medyo stylish siya kumbaga. And gusto ko siya kasi hindi siya masyadong bulky, pero yung loob niya maraming nilalagay. Okay, shadan! O, diba? So, simple lang yung ref namin. Hindi naman siya punong-puno, hindi siya masyadong maraming laman, hindi rin naman siya walang enough vitamins. Kaya sa akin, sakto lang siya para sa needs namin. Yung size niya is sakto lang din para sa amin. Ang tip na maibibigay ko sa inyo, number one, if magsa-start kayo ng organizational journey ninyo when it comes to ref, ang unang-una nyo talagang kailangan gawin, mga madam and sir, ay kailangan nyo tanggalin yung mga iba't ibang klase ng mga items dyan, iba't ibang mga klase ng Tupperware, kailangan i-uniform nyo. At least isang kulay lang para hindi siya masyadong masakit sa mata. Kung mapapansin nyo, yung mga lalagyan ko ng tubig dito is white lang. Yung mga ganito ko, white lang rin. Yung mga ganito ko, clear. And even yung mga Tupperware ko dito, clear. Hindi masakit sa mata, di ba? Hindi katulad nung kinalakihan natin sa mga magulang natin na ang mga ice cream na Tupperware, ang laman ay isda, ay ulam. So guys, huwag kayong manghinayin ng mag-invest. Mura lang naman yung mga ganitong Tupperware around... meron akong nabibili dati, parang 200 pesos, apat na set na ng iba-ibang size. May maliit, may medyo malaki. Sa ano yon? Sa Metro Mall. Or kung gusto nyo, sa Lazada, sa Shopee, meron kayong makikita ng mga ganyan. Siguro nag-range less than 100 pesos. Kung gusto nyo talaga sa mall, meron din sa Daiso and of course, Japan. Ho, maraming ganyan guys. Hindi yan mahal. Pwede kayong makabili as cheap as 66 pesos. Hindi naman kayo maraming bibilihan, di ba? Pero I think kung ganito naman ka, payapa yung ref mo, willing na akong mag-spend kahit 500 pesos para sa mga, ano lang, sa mga Tupperware. And kung talagang walang-wala kayong budget, guys, pwede kayong gumamit ng microwavable. Magkano lang ang microwavable? Though, hindi siya masyadong long-term use kasi syempre mas malutong yung plastic niya. Kung talagang mag-invest kayo, go for that, ano na talaga, yung mga Morita Bells lang na Tupperware. And as you can see, talagang maganda siya pag uniform. So yun yung tip number one na maibibigay ko sa inyo. Ang tip number two, kailangan kahit saang klase ng organization, paglilinis, para maayos, kailangan bawat isang gamit may isang lalagyan. Hindi pwedeng lahat halo-halo, lahat salo-salo. Doon nagsistart maging magulo. As you can see, dito, may lalagyan ng mga ulam, separate each ulam. Dito, lalagyan ng sine, pwedeng itulog. Dito, yung nilagyan ng drinks, may separate siya na lalagyan. Yung drinks na merong bukasan, may separate siya na lalagyan. And yung mga milk keme na ganito, meron siyang separate na lalagyan. Diba, mas maayos kesa parang itatambak mo siya ng isang ganyan. Even yung mga dito namin, ito ay silagyanan ng mga gulay. Yan, kung tutuusin, pwede mo na lang itambak lahat-lahat ng gulay dyan. Pero para mas maayos, guys, and para mas organized, kung may mga mas maliliit na item, ilagay mo siya sa microwavable or yung ganito, yung mga small basket tulad nito para hindi siya nakakalat. And yan, kung meron kang mga bottles dyan, iayos mo lang siya ng straight. Kung pwede mo pa siyang lagyan ng isang extra basket, why not? Kasi wala na kasi ganyang kaliit na basket. And even dito sa second layer namin, as you can see, bawat isang item may lalagyan. May lalagyan para sa dairy creams, sa mga butter, chocolate, and cheese. Meron din nalagyan para sa ating mga choco chips na pinapanlagay ko pag nagbe-bake ako. May lalagyan para sa cheese. May lalagyan para sa lard. And then ito is palaman na ginawa lang namin yan. Binake namin. And even dito sa ano natin, sa pinaka-freezer area natin, very organized din guys. As you can see, merong kada isang bagay ay may lalagyan din. Para sa mga hotdog, may separate na lalagyan. Para sa mga corn and carrots, keme. Meron din dito, pero huwag kayong mag-alala, hindi ito isda. Totoong ice cream yan. Ay, totoong ice cream. May pa ice cream si Mary guys. Nai-stress ako kasi guys, ayaw ko talaga yan. Na maglalagay ng mga isda-isda dyan or anything na hindi naman yun ang lalagyan nila. Ayaw na ayaw ko rin yung ilalagay yung plato mismo or yung kaldero or yung anything dito sa loob. Ay nako talaga, major ko yung hindi gusto. Kasi number one, ang sakit sa mata pag
pagbukas mo ng dive sa halip na maliligayahan ka, ang tendency pagbukas mo, masistress ka kasi nga ang kalat. So, yan ang pinakawag niyong gawin, guys. Maliit na bagay naman yung ilipat nyo sila. For example, nakalagay siya sa bowl or sa plato, ilipat nyo lang sila sa maliit na lalagyan para at least mas maayos. So, that's my tip number 2. Ang tip number 3 ko is, para sa mga food or mga supplies nyo when it comes to ref, lagi yung tandaan yung first in, first out. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung unang-una nyo mga binili, make sure na yun yung unang-una nyo gamitin. For example, itlog, di ba? Kunyari, ito may isang natira. Ang gagawin namin dyan, pag bibili na kami ng bagong ito, lalagyan namin yan ng X. Para alam namin na itong may X na yan, yung mga may X, kunyari, yan ang uunahin namin kesa dun sa mga bagong biling itlog. Para sure na hindi kayo guys masisiraan or masosoylan ng food. Kasi guys, di ba, pag nagsayang tayo ng pagkain, para ka na rin talagang nagtapo ng pera niyan literal sa basurahan. So, ugaliin natin na gano'n, first in, first out, and kung ano lang yung sapat lang sa needs natin for a month or kung for a week, depende sa lifestyle nyo, yun lang. Huwag yung too much na tambak-tambak, tas ang ending, masasayang lang yung pagkain. Yan, pag naglilinis kayo, ang isang tip na maibibigay ko is, always start from top to bottom. Lagi ko yan sinasabi kahit yung mga clean with me natin. Huwag kayong maglilinis kahit naglilinis kayo ng CR guys. Huwag kayong maglilinis na nilinis nyo na yung baba tapos saka kayo sa taas. So syempre yung mga dumi na nilinisin nyo dito, mababagsak lang sa baba, sayang lang din. Uulitin nyo lang, mas nakakapagod. So just always start from top to bottom. When it comes naman, para makatipid kayo ng ulam, kami, kasi guys, ang ginagawa namin, para makatipid kami talaga, is nagmi-meal plan kami. Very important yan sa household namin. Meal planning. Napapansin namin, kung hindi kami nag-meal plan sa bog, mas magastos kami sa ulam. Mas magastos kami sa mga ingredients. Kapag naplano namin, mas maayos. Kung ano yung mga natira dito, for example, ganyan, may talong, kailangan alam namin na, okay, sa ganitong araw, dapat merong umisit tayo ng ulam na pwedeng gamitan ng talong na sobra sa ref. Ganon. And kami, since naka-meal plan kami, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, may ulam kami. Pagdating ng Friday, hindi na kami nagluluto. Kasi lahat ng natitira namin na ulam from Monday to Thursday, yun yung init-init day namin. Kung naririnig nyo na, kung matagal na kayo dito sa vlog, alam nyo yung sinasabi namin na init-init day, yan yung mga ulam. Katulad nyan, as you can see right now, merong isa, dalawa, apat na mga ulam na nandyan. And pagdating ng Friday, yan ang uulamin namin. At least for the whole week, kung may 7 days ka instead of 7, 6 na araw na lang. Kasi kesa, parang mas okay yon kesa dun sa traditional na ginagawa na magluluto ka ngayon, pag may sumobra, magluluto ka ulit bukas, kakainin mo yung sobra kahapon. Di ba ganun? And then, ano lang yan, cycle lang. Siyempre, dahil nagdagdag ka naman ng another ulam ngayon, may sasobra ka ulit, kakainin mo ulit bukas, may sasobra ulit. Ganun and ganun. So, naisip ko, why not itry natin to? And we've been doing this for almost 5 years or more and very effective. Walang natitira dito, kasi siyempre, walang choice ang mga tao dahil kakainin talaga nila yun. Dahil wala talaga, hindi ako nagpapaluto pag Biyernes. So, yan ang aking tip number 4. Kung gusto nyong makatipid ng ulam, itry nyo yung mag-meal plan and itry nyo yung init-init day ng isang araw. Guys, sorry tumutunog siya kasi itong ref na to, ang kagandahan dito, isa rin yung sa feature na gusto ko. Kapag matagal na siyang nakabukas or parang more than 1 minute, tutunog na siya. So, minsan ako, pag parang binuksan ko, kuha ko ng tubig and then napachismis ako, napachika-chika, nakalimutan ko, mag-aalam siya, non-stop siyang tutunog para ma-aware ka na okay, naiwanan mo ko. Okay, so yun ang aking tip number 4 na ba yun? Tip number 5. Yun ang gawin nyo para makatipid kayo sa ulam. And for my tip number 6, when it comes naman dito sa mga, ano natin, sa ating mga freezer items, yung mga raw meat natin. Guys, kung hindi nyo pa nasusubukan na advice ko na ito na maraming beses sa mga vlogs, sa iba't ibang mga Facebook page, Facebook group, mga mommy group, ang ginagawa namin is hindi kami nagpa-plastic. Pag namili kami sa palengke yung karne, dito na dinidiretso sa aming dark Tupperware. Dyan na, hindi mo siya kailangan ilagay sa plastic. Number one, natutuwa rin yung mga tindera na meron kaming dalang sarili. And sobrang dali niya guys, linisin. Diba pag mag-iinis tayo ng mga isda o ng mga karne, hindi siya malansa. Hindi magdidrip yung kanyang mga sabaw-sabaw na red. So guys, kung hindi niyo pa natatry, please try niyong gumamit ng Tupperware, promise, ang dali-daling, ang dali sa buhay yan. Nung nasubukan ko talaga yan, sabi ko, isi-share ko talaga to sa mga kakilala ko kasi ang gaan sa, ano, ang gaan sa household. Kumbaga,
less ka nang mas-stress sa pag-aayos ng mga pinamalengke mo. And another tip, pag maglalagay kayo ng ice, make sure na hindi niyo sasama yung ice dito sa mga meat, sa mga raw meat, kasi ang mangyayari niyan kung may nilagay ka diyang isda, yung lansa noon pwedeng mapunta dito, yung pwedeng mag-drip yung tubig. Syempre ang ice nilulunok natin diretso yung nilalagay natin sa inumin natin, di ba? So hindi yon hygienic. And another tip pala, buti nakita ko, nagba-bulk cooking din kami. As you can see ito, spaghetti sauce example. Magluluto kami ng isang bonggang-bonggang 1 kilo and then gagamitin na lang namin yon, paunti-unti, init-init na lang for the next week or the next 2 weeks, maximum na yung 2 weeks. Pero sa mga iba na napapanood ko and nababasa ko, safe pa rin naman daw kahit 1 month. Pero kami naman, since papunta naman na kami talaga sa patay dito, matatakot talaga yung mga tao dito, hindi na yan aabutin ng 1 month. For sure, 1 week or 2 weeks madidispose na yan. Bakit nagba-bulk cooking, guys? Kasi makakasave ka ng energy, di ba? Isang beses ka lang magluluto, the rest of the days, pag merienda ng mga bata, iinit-initin mo na lang. And syempre, tipid ka sa ano mo, sa ingredients mo, isang ano na lang. So yeah, kung hindi nyo pa natatry mag-bulk cooking, itry nyo yan. Yung iba, even sa ulam, nagba-bulk cooking sila. Pero kami naman, since naka-meal plan naman kami, and isang beses lang kami magluto sa isang araw, kung ano yung ulam namin ng tanghali, yun na rin yung ulam namin sa gabi, once a day lang naman kami nagluluto, kaya okay na rin yon. Pero hindi ko pa natatry yung bulk luto when it comes to ulam. Pero may nakikita ko, once lang sila nagluluto every Monday, 5 potahe, ang dami, ang ganda. Parang masaya yung itry, pero hindi ko pa nasusubukan yun. So yun, diba, mas maayos, mas maaliwalas, and pag hindi sobrang ang daming mga unnecessary items, mas maginhawa tingnan yung ref nyo. Kami yung mga kung ano lang yung nandyan, sure kami na ginagamit namin. Kung meron mang item dyan na para ilang buwan na nang hindi nagagamit, talagang pinapadispose ko na. Kasi diba, for sure, kung hindi mo na nga nagamit yun ng kalahating taon, hindi mo na talaga magagamit yun for the rest of the kalahating taon. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating mabilisang ref tour, and I hope na meron kayo nakuhang mga tips and hacks kung sakali nagsistart pa lang kayo ng inyong organization journey. Walang imposible, guys. You just need to take the first step. And ang pag-organize, it doesn't need to be mahal. Hindi siya naman kailangan na gagastusin mo yung pinakamahal na mga box, pinakamahal na mga Tupperware, pinakamahal na organization keme. Alam mo, ang maganda ngayon, meron tayong mga Japan Home, meron tayong mga Daiso, meron tayong Shopee, meron tayong Lazada. Very accessible lahat ng mga murang-murang bilihan ng mga items. Ililink ko na lang yung Excel sheet na ginagawa ko. Guys, Excel sheet na lang yung inaano ko, ha? Hindi ko siya nililink ng isa-isa. Yung Excel sheet na lagi yung nakikita sa description box. Ano yon? House Hacks Kit ko yun. Nandun na lahat-lahat-lahat ng mga binibili ko o kung ano yung mga item na gusto kong isuggest sa inyo. So, ayun guys, yung mga pinagbilihan ko ng mga shop, guys, hindi ko na yan nilalagay ng isa-isa sa description box below. Ang nilalagay ko, ang lagi nyo makikita dyan sa description box below, ay ang aking Excel sheet na kung tawagin ko ay House Hack List. Nandun na lahat-lahat-lahat ng mga shop na pinagbibilihan ko, or kung meron akong natuklasan, alam mo na, pag FBI research tayo, pag meron tayong natuklasan na isang product na tingin ko helpful sa isang nanay, ina-add ko na agad doon. And then yung Excel sheet na yun is nakakategorize siya into kitchen, cleaning, organization, ano pa ba, decor, keme, outdoor, mga ganyan, yung mga kung saan nabili yung mga artificial grass. Minsan ang dami kasi nagtatanong sa akin. Nahihirapan kasi ako minsan maghanap-hanap pa. So ginawa ko, kinumpara ko siya sa isang ano, and then sinesend ko na lang. And then ganoon din, every nagbablog, yun lang yung makikita yung link sa description box below. So hanapin nyo na lang kung ano yung item na yun. Pero for sure nandun yun, may picture, may pangalan ng item, and then may link sa online shop. Or kung nabili ko yan sa Robinson or sa mall, ilalagay ko rin doon. So I hope na nag-enjoy kayo, guys. Thank you so much! And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below and click mo na rin yung bell sa tabi para naman notified ka pag mayroon tayong bagong upload. Don't forget also to follow my social media accounts at Emoy's Bailey sa Instagram, Mrs. Bailey sa Facebook. Mrs. Bailey sa Facebook. Yun lang. Lazada. Lazada pala. Kaya pasay ko parang bitin eh. Don't forget to watch me sa Lazada. Nag-Lazada livestream na ako Monday to Friday at 3
p.m. and then Saturday, Sunday, 11 a.m. Cook with me yun, guys. Masasaya yun kasi, ano yun eh, short and gustong-gusto ko yun kasi raw, real, napaka makatotohanan. May mga nalalaglag, may mga tumatalsik na mantika pag nagluluto. Tapos, lahat, ano lang, real lang, wala nang edit-edit, ang saya-saya. So, kita-kits tayo! Thank you, guys! Paalam! God bless!